from Your Food Hands that TV, featuring the Tourism Week 2023 of LGU Malay. No, paano ito nakakatulong sa ating mga local, sa ating turismo? Ayun. Kumain natin kung ano-ano ba ang mga specialty, no? Each barangay, alam niyo ba, nandito para po magpresenta ng kanilang mga specialty. Bakit naging special ito? Bakit naging delicacy ito? Paano ito nag-connect sa kultura ng Malay? Saan ba tayo makakakuha ng pagkain? So ano po yung ano natin, no? Nararamdaman kasi we are being supported by our Malay local tourism at pinahighlight ito sa buong mundo, no, na mga local products. Masaya po sir kasi malaking tulong ito sa namin sir magkaroon din po ng income. Masaya po kasi po nagpapasalamat po kami kay Mayor sa malaki po ang pasasalamat namin sa pag-launch nitong Sabaw Malay at Chamba Tinda Turismo. Malaking tulong po para sa amin. Nagpapasalamat nga kami sir kay Municipal Mayor Honorable Bautista kasi very supportive siya. Malaking tulong sa barangay namin ito. Yes, of course po. Thank you so much po kay sa Malay Tourism sa paggawa po ng ganitong just like this activity. Ito, kung maganda yung magtuloy-tuloy yung ano, so ito yung mga main products namin sa barangay. Masaya po sir kasi baga na po practice pa rin ng mga oldest namin yung kanilang mga talent. Pumunta ka sa Barangay Yapak, no? Marami po doong mga souvenirs, no, na at saka murang-mura lang kapag again, this is Coach RM. See you po. Hi guys, again, this is Coach RM from Your Food Hands that TV, featuring the Tourism Week 2023 of LGU Malay. No, here in Boracay, we are here right now at Wetland Park Number 4, Balabag. Tayo po ay naghahanap ng mga masasarap na food, no, food delicacies ng Malay. Nandito tayo sa Malay Sabor, no. Ano-ano ba yung mga food delicacies na ang ating mga local is really proud in promoting their food, no? At kung paano ito nakakatulong sa ating mga local, sa ating turismo. Ayun. At bakit special na pagkain, no, na kailangan nating i-promote talaga, no, na pag pumunta ka dito sa Malay, pag pumunta ka dito sa Boracay, dapat meron ka talagang order, no? Meron ka talagang pampasalubong. Ayun. So yun po yung kagandahan nito. And of course, PCTV and Aklan Cable is collaborating with the Malay Tourism. May bahagi natin sa ating mga televiewers and Facebook viewers. So, alamin natin kung ano-ano ba ang mga specialty, no? Each barangay, alam niyo ba, nandito para po magpresenta ng kanilang mga specialty. Bakit naging special ito? Bakit naging delicacy ito? Paano ito nag-connect sa kultura ng Malay? Saan ba tayo makakakuha ng pagkain nito para magiging pasalubong natin, para maitry natin, no? With the support of our LGU Malay and Tourism, naging highlight po yung event na ito, no? Yung Tourism Week 2023 in the foodhands.tv. Syempre, susuportahan natin yung Malay Sabor. Okay, tingnan natin, isa-isahin natin yung mga bawat barangay. Okay, again, this is Coach RM. See you po. Talagang sobrang dami nag-participate po sa ating Tourism Week 2023 dito po sa Malay, no? At saka syempre, we will focus on featuring the food. And hindi lang pala food ang nakikita ko dito, meron din mga souvenirs, no? So lahat na ipapakita natin sa inyo para naman pag pumunta kayo dito sa Isla ng Boracay, dito po sa Malay, alam natin kung ano-ano ang dapat nating bilhin at bit-bitin natin pa uwi sa ating kanya-kanya mga tahanan. Okay? Unahin natin dito. Wow! Napakasarap kasi may mga gulay dito. Ma'am, ano po yung barangay natin? Barangay Kubay Sur po, sir. Barangay Kubay Sur, ma'am. Ano-ano po yung mga specialty natin doon? Yung mga gulay po, sir. Mm. Katulad ng kalabasa, pichay, opo, okra, tsaka sitaw. Mm. Ma'am, sa tingin mo, ano yung nararamdaman mo ngayon na ina-highlight Malay LGU and Tourism, ito yung ano natin, yung ating mga local products? Masaya po sir kasi malaking tulong ito sa mga taga-barangay Kubay Sur.
katulad ng mga paninda namin, sila magkaroon din po ng income pati yung barangay namin. Tsaka yung mga mamayan dun sa Cubaisor, magkakaroon din po sila ng income. Oo, importante talaga no, na magkaroon talaga ng income yung local, hindi lang yung dito sa isla ng Boracay. And sana no, with this, yung mga local natin dito, ng mga establishment will order from Malaina, from Cubaisur. Oo po, sir. Ano po yung pangalan natin? Evangeline Bautista Palmata po, sir. Evangeline Bautista Palmata. Okay, thank you so much, ma'am. No? Ayan po, marami pa tayong, ano, marami pa tayong dapat i-feature. At meron nga din dito, no, souvenir naman. Hello po. Hi. Saan po kayo? Community, Mata Community po. Malainon Ati Tribe Community po kami. Oh, ito naman, Malainon Ati Tribe Community. And ang sa inyo naman po ay souvenirs, no? Ano-ano po yung mga souvenirs na ito? May earrings po, may wallet, at saka itong mga coaster po. Coaster po ang tawag dito. So yun po ba ay handmade by your group, by yes, your tribe? Po. Yes po. So, lahat po ito. So, halimbawa po, no, kung gusto nila mag-order niyan, no, saan sila pwedeng bumili? Saan sila pupunta? Dito sa Cubaisor at saka sa Kogon po. Tapos ang hanapin niya lang po si Hilda Salibio. May Gmail din po kami. At saka telephone number po. At saka ng cell number po mayroon. Ay. Nandito po na sa ano na po kami. Ay, nandito na sa may ano? Opo. Sa dito? Opo. Oh, ang ganda ng earrings, guys. Tingnan nyo. Sobrang ganda. No? Wow. So, ano pangalan natin? Hilda Salibio po. Oh, Hilda Salibio. Ayun, yun po, suportahan natin ha, yung mga souvenir natin, makita naman sa Kugo, no, at Cubaisur din. Okay, salamat po, Miss Hilda, no. Ayun. Wow, merong papaya, talong. Ma'am, magkano po yung talong natin? 40 pesos po, sir. 40 pesos, no? Ano pong barangay natin? Cubay Norte. Ah, so sa kabila is Cubaisur, kayo no, Cubay Norte. Ano pangalan natin? Rosemary Magno. Ayun. Ano-ano po yung mga delicacies natin? Bo, mayroon silang banana muffin, yes, no? Yes, banana muffin po. Kami pong gumawa niyan. Sarili yung gawa po namin. Wow. Ito rin, yung puto bigas. Opo, sir. Pati ano, yung ibos po. Ay, may ibos, pare. Merong ibos. Tingnan nyo, guys. Sobrang ano. So, bakit po naging specialty ito ng Cubay Norte? Naging specialty po yan kasi po marami pong ano, mahilig sa kakanin. At saka po marami itong ano, sikat po yan sa amin kasi bestseller po yan. Kasi sariling gawa po namin. Wow, sariling gawa. Yes. Saan po nila pwedeng ano, halimbawa po, may supply na po ba kayo dito sa Isla ng Boracay or saan po sila pwedeng mag-order? Sa ano po, nang ano po, nina-post namin po sa Facebook. Ano yung Facebook, yes, account natin? So ngayon, Rosemary Magno po. Rosemary Magno, no? Doon po pwede mag-order ng kanilang, yes, delicacies. Free delivery po kami sa mga kakanin po. Free delivery? Yes. Kahit sa Boracay? Nag-charge lang po kami ng Pamasay kasi... Kasi ang free delivery doon lang sa Malay. Wow. Mainland lang po. Mm-hmm. So napakaganda kasi we have banana muffins, ibos na suman, and puto na bigas, no? Yung bigas niyo po ba nagamit ay saan niyo kinukuha yung supply niyo? Doon lang din sa Malay? Opo, binibili din kasi tinitingnan ng bigas, puto bigas, pinapagiling lang po ng ano yung bigas na yun. Wow, so talagang locally made, no? So ano po yung ano natin, no? Nararamdaman kasi we are being supported by our Malay local tourism at pinahighlight ito sa buong mundo, no? Na syempre eh, hindi lang ito sa Boracay ngayon ginaganap kasi marami ding makapapanood nito, marami ding, you know. So ano po yung naramdaman natin sa support? Masaya po kasi po nagpapasalamat po kami kay Mayor sa lahat po ng barangay. Naging nakilala po kami sa ganitong paraan. Nakilala po yung mga ano namin, mga kanya-kanyang barangay na mga gulay sa kanila na at least sa kanila talaga galing. Ayan, yun ang pinakamaganda kasi nga sinusuportahan, no, ng ating Malay local government unit, especially yung ating tourism, itong mga local, no? Ay, teka lang, hindi ko na ano to, banana cheese. Yes, at saka kamote cheese roll. Ah, meron pa rin silang ano, banana at saka kamote cheese roll, no? Wow! Free taste ba to? Sige nga. Ito na yung ang ube. Asan yung ano to? Ang kamote po yan. Ito yung kamote. Sige. Kamote lang sa akin para na. Yan po yung ano namin. Masarap. Sailor po yan sa ano sa ating barangay.
dito talaga ngayon mabubulog ako. Shout out pra kay Sir Mark, no? In Talian, thank you so much. Okay. Pusod dyan, siguro salamat, ma'am. No? From Barangay Cubay Norte. Ayon. Ano to? Native na manok po, sir. Okay, native na manok. Paborito to. Fried to. So, niluto niyo sa mantika ng manok din or? Nilabot ko muna, sir. Pinalambot ko muna. Mm. Guys, native na manok, no? Tanglad. So, naging special siya kasi may tanglad. Yes. Magkano yung ganito? 600. Depende sa per kilo. Sa per kilo. Wow. Ano ito? Bigas po na bibingka. Bigas na bibingka. Kanina may bigas na puto, no? Ito? Biko po. With latik po. Biko with latik. Biko with latik. Yes. Ito yan. Yeah, this one. Na is kinta po. Yung black rice siya. Black rice? Mixed with malagyan. Wow, healthy ito kasi black rice siya. Yes. So, saan nyo sinusort, source out yung stock nyo dito? Sa amin po mismo, sir. Kasi lahat na meron. Teka lang, saan barangay ka ulit? Barangay Kabulihan po, sir. Barangay Kabulihan, o. Oh, yan. Sa barangay, sa inyo mismo. Ano name mo? Kagawad Milbin, Tumakaparangali. Oh, Kagawad Milbin. Ah, kasi gusto ko matry ito kasi very healthy talaga ito yung, ano, yung sure suman na black rice. Yes po. No? Ayun, kaya gusto niyo bang matikman yung suman na gawa sa black rice? Saka ayan. Gusto niyo na hindi siya masyadong sugar free, gagawa po kami. Oh, so pwede yung ma-customize? Wow. Okay, Gawad. Nice. Gawad, may tanong ako. Ano yung nararamdaman natin? Kasi nga, we are being supported by our local government unit na ina-highlight yung mga specials ng ating barangay, especially sa Barangay Kabulihan. Sobrang malaki po ang pasasalamat namin sa ating LGU Malay, sa suporta nila na suporta nila sa amin, no? Dahil kung sa pag-launch nitong Sabor Malay at saka Tinda Turismo, hindi namin sukalakalain na magkakaroon kami ng asosyasyon na ganito. Sobrang malaking tulong po para sa amin. Sa bawat kabarangayan dito sa Malay. So, nagpapasalamat po kami, lalo-lalo na sa ating mahal na mayor at sa ating tourism LGU. Yes. At sa lahat ng mga agencies na concerned. So, kung hindi dahil sa kanila, wala rin po kami ngayon dito. Ayun. Ang kagandahan dito, mga ka-foodhands, kasi nga talagang ina-highlight natin na magkaroon din ng income o trabaho itong mga local. At the same time, tumataas din yung standard ng kanilang delicacies. No? Kasi siyempre, pinapaganda yung mga presentation, mas lalo pang pinapasarap, di ba, Kagawad? No? So, marami pa tayong matitikman. Pinais. Na naliluto sa black rice. Tinungkan. Mm, meron ganyan? Kaso 9 a.m. pala maubos na yung 200. Tinungkan. 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 Ano yan? Would you please explain more about it? Ito po siya, sir. Naubos lang kasi 9 a.m. kanina. Pwede mo maano yung ingredients na? Ano yan? Anong taste niyan? Kumbaga is parang hipon siya na tiniktik. Tapos nilagyan siya ng niyog at saka tanglad. Tapos luya at saka bawang, sibuyas. Bali marami po siyang sangkap na nakapaloob. Tapos binalot po siya sa dahon ng saging. Tapos ni-steam po siya. So what ano siya? Ano yung, paano yung naging unique ang tinumkan? Ano sa ulit nga, sabihin mo? Tinumkan. Tinumkan. Paano naging unique yan? Unique siya, sir, kasi lahat ng mga ingredients na nilagay dyan is galing mismo sa amin. Wow! Napakaganda. Sana natikman ko yan. Baka pwede mong isend sa PCTV. Yes, sir. Okay. Salamat, Consul, Melvin. Salamat po. Thank you, Consul. May pa-take out pa. Sige, maghanap pa tayo. Ayun, may nakita akong magandang taga-Red Cross, no? Si Ms. Rona nandito. Ms. Rona, ano yung iniinom mo? Fresh buko from Barangay na Aso. Wow, si Red Cross pala sinusuportahan din yung Sabor Malay. Siyempre naman, sir. This is the first na na-witness ko here sa Boracay, kaya dapat lang natin supportahan, especially yung mga barangays natin. Ayun, first time talaga, no? So, sa tingin mo kaya, siyempre, it will be highlighted na, no? Kumbaga pa, pagkatapos nito,
ito ay sigurado sisikat ito, dadami na ito na meron palang delicacies, no? Itong bayan ng Malayo, especially sa Boracay. So bilang isang masipag na sumusuporta sa bayan ng Malay, especially dito sa Boracay, anong masasabi natin sa Sabor Malay? Napakaganda initiative ng Malay Tourism na gawin ito, especially ma-highlight yung mga products, mga produce ng ating mga barangay. And since Boracay Island, pumupunta dito yung buong mundo. Why not, di ba? Yes. It's the best opportunity para makilala tayo, hindi lang dito locally, but also to bring flavors of Malay sa buong. Yes, internationally. Yes, internationally. Okay. So, nga, tinatanong ko nga yung mga barangay na representatives na kung saan pa maka-order after this, no? Kasi this is one week celebration eh. Teka lang, bakit buko? Sir, saan mo kinuha yung buko na yan? Actually, sir, sa buko na yan is a produkto talaga namin sa na barangay na asog. As barangay in, na asog? Yes po. Wow. As in, maglilingkad po. Mm. Talagang kayo pa po mismo yan yung umakyat sa buko. Opo, sa puno ng buko. O, diba, Miss Rona, kung paano nilalagay ni ano pangalan pa, sir? Junril Magluyan po. Kagawad Junril, no? May puso talaga kasi siya pa mismo umakyat. No? At saka sir, naubos na po yung ano, yung vinegar natin na galing sa New. Sa oh, tuba. Yung tuba. Yeah. Oh, may tuba. Sana maka-order din tayo ng tuba. Gusto ko, sir. Bukas meron pa ba? Mayroon din ako sa bahay kasi nagsasangkot rin ako eh. Oh, nice. Oh, okay. Napakaganda, no? Kasi, ano ulit, barangay na asog. Po, sir. Ano pa yung pwedeng mapuntahan sa asog? Ah, yung lighthouse po, sir. Ah, doon pala sa inyo yung lighthouse. Tourist action namin doon sa barangay. Oh, yung galing. Yes, sa baba po, ma'am, yung Bungungun Beach po. Oo. Oh. Saka may, ano tayo, yung may Pinewood po. Yes. Alam mo, Ms. Ronan, mas maganda, no, maliban doon sa kanilang specialty. Yes. Kasi ngayon, tuba, gusto talaga, magbarik na lang tayo, tuba, Ms. Ronan. Tapos na-taste na di ba na? Oo. So, bukas, balikan natin sila, Ms. Ronan. Yes. Para hindi lang buko yung iniinom mo. Buko. Oo. Kasi it's good also to present buko from na asog. Kasi nga, para kapag marami na yung supply dito sa isla ng Boracay, bababa na rin yung presyo ng buko. And salamat, no, in having it. Sir, yung ano namin din, pa-farmer din kami doon. Nice. Ito yung onion leaves, at saka ito rin doon din sa barangay namin. Na yung kalamansi, wow. Yes, sir. Mm-hmm. At saka, yung ano namin, yung ano, yung linupak na saging. Ubus na rin. Late na pala kami. Dapat opo, kanina sir. Pa kami, no? At saka mayroon po kami, sir, na ano, yung... Itib na manok, sir. Itib na manok na ginata sa... No, ubus na rin. Ubus na po, sir. At tapos yung, bandi. May bandi din kayo. Oo po, sir. Wow. Naubos na po lahat. Ito na lang po natira sa... Ano ito? Same? Andi sa Barangay Dumlog. Ah, Barangay Dumlog. Okay. Kagawad, salamat ah. Oo, no? Sir. So... Sa bukas pagbabalik kami para sa tuba. Okay, at saka sa ginataang manok ba 'yan? Ayun. Dapat mapakain mo kami ni Miss Astrofel. Okay, sir. Okay, dito pa tayo, no? Sir, morning. Good morning. Oh. Sir, anong barangay tayo? Barangay Dumlog po, sir. Barangay Dumlog, malapit lang din. So ano naman yung ating we are proud to present sa ating mga turismo sa Ilocos? Actually, sir, yung binibinta namin kanina dito marami ito mayroong puto na kawayang kahoy, tapos ito yung suman. Suman na, yan sir, gawa sa yan sa inyo, sir. Sa bigas na malagkit to, sir. Ah, bigas na malagkit. Hindi, kanina black rice, ngayon bigas na malagkit. Wow. Tapos mayroong suman din kami na ano kanina, sir, na yung suman na bigas din na ano. Tapos ito, doon sa dumi. Yung mga maraming gulay, no? Ano to, sir? Gabi po, sir. Gabi? Opo. Masarap to sa ginataan din, no? Ginataang gabi. Oo. Ito. Doon, kasi yung barangay Dumlog namin, sir, mahilig sa pagtatanim, eh. Hmm. Actually, sir, yung kasama ko, sir, siya yung nagtatanim nito. Talagang gawa sa puso, no? Nagpapasalamat niya kami, sir, kay Municipal Mayor Honorable Bautista, kasi... Very supportive siya sa tourist sa dito sa mga pagtitinda turismo, sir. Sa tingin mo, sir, sa ngayon na ginawa na ito ng ating Malay
tourism, no, sa pag-promote at pag-highlight, makakatulong kaya ito sa ating mga local, especially sa barangay Dumlo? Oo, sir, malaking tulong sa barangay namin ito, sir, kasi sa panahon nyo, sir, mahirap eh. Pero pag merong ganito, siyempre, merong kita yung mga barangay, di ba, sir? Ayun, salamat. Sir, yung pangalan natin ulit? Sanyo Prado po, sir. Sanyo Prado. Salamat, sir. No? Maghahanap pa kami ng iba, no? Ito naman, no? Meron naman sila mga souvenir items at ang mumura pa, no? May bag ka na 900. Oy, tiga lang, ano to? Sandok. Sandok po yun. Anong barangay po tayo, sir? Nabaoy po. Barangay Nabaoy, no? Wow. So, ano-ano, sir, ano man naman kami, introduce mo naman kami kung ano-ano ito. Okay po, yung product po ng barangay namin is ito yung native bags, walis tingting, tapos ito. Native na sandok sa pagkain in Walis Tambo. Bali galing po ito sa ito po made of uway. Uway? Maraming uway sa Nabaoy? Yes po. Wow. And ginawa po ito ng local resident. Resident talaga yung gumawa. Mm. So, ayun po. Sa food delicacies po, meron po kami mga hipon. Hipon? Opo. No. Adobo sa gata na manok, which is ano naman na well known sa so bus na wala na or hindi kayo nakadala? Bali doon po kasi ni-serve namin doon sa sinerve nyo. Wow. Pero bukas meron na po kami available dito. Babalikan namin yan, sir. Yes po. Sir, ano pa natin? Ano pa? Anong name natin? Arnel Flores po. Arnel Flores. Sir, salamat. No? So, happy ka rin ba, sir, na sinuportahan ito ng ating Malay Tourism? Yes, of course po. Thank you so much po kay sa Malay Tourism sa paggawa po ng ganitong just like this activity. Magpapasalamat po. Most especially to our municipal mayor, Honorable Prolibar. Kung wala siya rin, it not happen this. Sana, sir. Thank you so much. Sana it's a good start na tuloy-tuloy yung sales, makatulong sa local, especially sa local resident ng Nabaoy. Diba? Sige, sir. Salamat. No? Sir, Barangay Napaan. Sir, ano name natin? Michael po. Sir Michael, ang ganda ng mga manok. Maraming bang manok dun, sir? Sa inyo? Marami naman po, sir. Sir, paano ito nagagawa? Parang unique yung ano ninyo, no? Unique yung mga souvenir dito. Actually, sir, gawa po yan ng isa sa mga inmate na loob. So, yan po yung pinisent ko ngayon. Gusto ko makatulong sa kanya. So, financial, sir. So, bali ito is part lang po siya ng madami po kasi kaming local products. So, ito po yung napili namin as of now. Because parang may yung ano po kasi nito sales is mapupunta sa ano sa so ang lahat na mabibenta mo dito mapupunta sa barangay sa mga inmates. Yes, sir. Oo, so dinidonate ito ng Barangay Napaan. Yes, sir. Wow, ang babait naman yung Barangay Napaan, no? Pero other than that, no, how do you paano ninyo suportahan naman yung mga local nyo? Bali, sir, as a tourism kasi is always naman nakasupport sa mga in terms ng mga local. Na-insert lang po namin to, sir, because wala po kasi kami on hand na. Okay. Pero meron po kami kakanin, sir, nandun. Anong kakanin ninyo? Ibos at bibingka. Okay, may ibos at bibingka rin po yung ating barangay na paan. Sir, thank you so much. No? Mag-tour muna ako. Ang dami nyo pala nag-present. Okay, salamat, sir. Barangay na paan. Talaga, Sir Mark, maraming ano dito, no? Maraming mga pagkain, no? Talagang delicacies. Oy, Barangay Sambiray. Sir, ano pangalan nita? Babi Taunan po. Babi Taunan, no? Sir, ano-ano ito yung mga ano ninyo, yung mga delicacies ninyo? Ito po, yung Rima, red fruit sa Ingles, yung puto na bigas, saka puto na bingka na bigas, saka puto po chinta, saka yung mga kamuting kahoy na pinais mo sa amin, dayalik, saka ibos, yung suman, yun pong mga tinda namin kami. Sir, parang na-interesado ako dito. Ano yung rima ulit sa English? Breadfruit. Ah? Breadfruit. Breadfruit.
Wow. Sir, sa breadfruit, bakit naging, paano to sir niluto? Ginataan po. Ang gantalan niyo, tsaka suka lang po. Parang minatamis po siya. Ah, parang minatamis okay. lang siya. Oo. Paano sir naging specialty ng Barangay Sambiray? Natotally specialty po, na pero available kasi sa amin ngayon yan. Ah, so maraming rima sa Barangay Sambiray? Meron din po. Wow. So niluto namin at the same time, wala naman kapital. Asukal lang naman kapital. Asukal, oo. Talagang nakakatulong ka pa, no? Opo. Sa ano, at saka ano to, kuchinta? Ba't iba yung kulay ng kuchinta? Pinulayan po yung nagluto. Hmm? Kinulayan. Ah, pwedeng kulayan ng pansita. Ito, rice din, di ba? Flour. Yung flour. Mm-hmm. Ayun, napakaganda. Sir, may isang hit ko na tanong. Anong nararamdaman natin? Because we are being supported by our Malay tourism. Very thankful po ang Barangay Sambiray kasi po sinusuportahan itong mga local delicacy namin. Tsaka at siyempre nakakatulong po sa barangay, lalo na po sa mga constituents namin kasi dun po namin kinukap sa naluluto na taga Barangay Sambiray. Ayun, napakaganda. Salamat, sir. From Barangay Sambiray. Ayun. Sige, dito. Ito may, ito talaga yung paborito ko. Wow. Ito yung ating kaibigan, no? Since 2009, si Kapitan Aldo. Hindi ba Kapitan? Kagawad pa lang. Kagawad pa lang, the future Barangay Kapitan ng Barangay? Argao. Argao. Okay, sir, no, alam ko, alam mo si Sir Aldo, salagang ano to eh, masarap magluto. Pero ngayon, ang pinipresenta niya is delicacies ng Barangay Argao. Sir, yun mo naman kami sir, para malaman naman ang ating mga tagapanood, no? Kung ano-ano ang pinopromote natin na food delicacies ng Barangay Argao. Okay, ito, kilala ito ng buong Malay. So, bali, kung sa local language is langkuga. Langkuga. Ginataan bilo-bilo in Tagalog. Tapos, kuchinta. Ay, masarap to. Bigoso, sumanlatik, sapin-sapin. And ito, suman. Pero, hindi ba yan ibos? Hindi. Iba yung ibos. Ang ibos kasi is rice siya, sticky rice. Ito bali giniling. Ah, giniling. So black rice ito, ito is the regular nga na ano, na malagkit. Malagkit. Okay. Then biko and then atsara. Ayun, masarap yung atsara. So, no? Ito, gawa ito ng mga taga-Argao, local na taga-Argao mismo. Wow. So bali, ito yung pinaka-livelihood nila starting pandemic. Nag-start siguro sa nanan-start pandemic. So mostly, yung mga mothers sa barangay namin, ito yung ginagawa nila. So ito, bawat isang product, isang tao ang gumagawa. So, wow. Ito iba din. Iba-ibang supplier, iba-ibang family. Pero lahat sila na taga-Argao. Oh. So Aldo, saan tayo pwedeng, siyempre pagkatapos nito ng Malay Tourism Week, saan sila pwedeng mag-order or saan nila pwedeng pwede mapunta? Pwede order sa Barangay Argao mismo. Doon sa Barangay Argao mismo. Pwede wala ba sir, pwedeng online, pwede nilang, ano, wala pa yung distribution dito sa isla? Wala pa naman distribution. Sana magkaroon, no? So, pero, well, kung magkaroon ng chances, then why not, di ba? Pero kung gusto, pwede din naman namin, like kung walang idea doon sa supplier, pwede dumaan sa barangay and then we can recommend doon sa kanila. Ayun. Sila yung, kami bali magre-recommend sa kanila, sa doon, from client to supplier. So, alam mo, napakaganda, mayroon akong special na tanong kay Sir Aldo, no, bilang future Barangay Kapitan ng Barangay Sambiray. Sir, Argao na, sorry, Barangay Argao, sir. No, ano pa yung mga plano natin to support local doon sa inyo? Siyempre, pamumuhay yung una nating ano, no? Ano yung magiging ano natin, no? Ano pa yung ipopromote natin maliban dito sa food delicacies? Mayroon kaming isang product na nandun sa Sabor Malay. Agbagaw ang tawag namin doon. Agbagaw. Pero that was only breed doon sa barangay namin. Sa buong Malay, hindi mo yan siya makikita. So that's why kami sa Argao, pinoprotect namin yon. Hindi namin basta-basta pinamimigay para at least ma-protect namin. Dahil doon lang siya nagbi-breed. Wala sa other barangay sa Malay. Wow. So isa din yun sa mga livelihood na
pinopromote namin sa ngayon. And then ito, kung maganda yung magtuloy-tuloy yung ano, so ito yung mga main products namin sa barangay. Ayun, actually Sir Aldo, siyempre kapag maraming stocks dito na papasok na sa isa ng Boracay, yung mga langkuga, yung mga ganito, yung presyo, no, hindi natataas at nakakatulong pa tayo. Sana yung ating mga tourists, yung ating mga hotels and restaurants here will support and order from the local, especially sa barangay ni Sir Aldo, no, sa barangay Argao. Ayun, Sir Aldo, salamat gid, ha. Isa talaga sa mga pinaka gusto din ng mga turista yung mga bag, no. Kapag siyempre pag pumupunta sa beach, ang gaganda ng bag nila. Sir, ano pa ang barangay natin? Poblacion. Poblacion, oo. So ano ba to? Gawa talaga to sa inyo doon mismo? Ang nagpo-produce ito local? Oo. Wow. So ano-ano pa sir ang mga ano natin? Ano-ano pa yung mga kaya natin pinopromote sa barangay Poblacion? Bags, maraming sabor malay, inumol. Ano yung ano sa sabor malay niyo sir? Inumol. Inumol. Inumol ba yung umol gano'n? Ano yan sir? Pwede mo magigyan? Steamed rice. Sorry? Steamed rice. Ah, steamed rice. Mm-hmm. Fermented rice. Mm-hmm. Ah, sa fermented rice, alam mo masarap daw yan. Healthy daw yan sir eh, no? Mm-hmm. Tapos ang hirap daw yung gawin? Oo. Mm-hmm. So sir, alam ba may gusto mag-order nito at sa mga steamed rice, saan sila pwede mag-order? Or nandito naman kayo 1 week, no? Sana puntahan sila dito sa Barangay Poblacion. Oo. Alright, salamat sir. Ano pangalan natin? Charles Calvario. Okay, thank you sir Charles. All right, so dito naman, meron naman dito. Wow, ito paborito baog, but you know, right, please. Bakit siya tinawag na baog? Malay nung term sir, malay nung term baog. Oh, malay nung term ng ng dilis is baog. Ma'am, i-introduce mo naman sa amin kung ano naman yung mga binibida ng Barangay Balusbos. Ito po sir, yung organic vinegar po namin, tapos yung bagoong isda na chili garlic oil at sara, tsaka itong baog. Tapos yung iba kasi naubos na kanina eh. Oo. Kasi ito yung product namin kasi yung Barangay Balusbos po, yung livelihood po namin is farming and fishing. Kaya ito yung mga product po namin sir. Wow. So sa tingin mo, ito masarap to eh kapag may sa isda, yung yes, pang ano, paksiyo. Ito talaga local, no? So, saan sila pwede mag-order kapag gusto nila? For now po, sir, wala pang mga ano yan, sir. Contact or ano. Sa wala pa. Council na lang po, barangay, sir. Sa barangay, Balusbos. Ano pangalan natin? Kagawad Jeremy Oxon po, sir. Okay, Kagawad Jeremy. No? Kagawad, no? Ang tanong ko na next, ano yung nararamdaman natin because we are being supported by our Malay, LGU Malay, no? Tourism. Actually po, sir, thankful po kami kasi pinopromote po yung local products ng Malay and then delicacies and also parang binigyan ng chance yung mga small businesses ng taga-Malay po, sir. Oo. So, ang pinaka-importante talaga na nagkaroon ng trabaho yung ating mga local residents. Yes, no? Sana, isa yan sa mga purpose eh, bakit Boracay is existing para magbigay din ng trabaho. Hindi lang dito sa taga-Boracay, o hindi lang ito sa mga turista or sa mga workers other from other provinces, but of course, sana, local doon sa Malay. Okay. Also in mainland po. Sa mainland, yeah, mainland Malay. Salamat from Barangay Balusbos. Alright. Ayun, magkano to? 20 pesos, sir. 20 pesos? Pwede matikman? Okay, sir. Bayaran ko lang mamaya. Anong tawag dito? Kayuka. Kayuka. Ang tawag nito? Gawa siya, sir, sa ano, kasaba and then sugar. Pwede mo kami matour around sa mga products mo dito? Ito po, sir, yung pinais. Gawa po ito sa ano, black rice at saka sa coconut. Binabayo ito, sir. Tsaka binabalot at saka nilalaga. Tapos ito yung ano namin, yung tinatawag na kumbo. Gawa kumbo. Ito sa bigas at saka saging. Mm-hmm. Tapos piniprito siya. Tapos ito naman yung ano talaga sa amin, well known talaga sa Mutag. Yung, ano yan? Yung bibingka. Bibingka. Malapit na December. Diba, every December kapag nagsisimba sila, yung sa labas ng
Ang simbahan may nagbibenta niyan? Opo, sir. Pero hindi lang, sir, sa Christmas. Tuwing ano, morning, breakfast, talagang binibili talaga. Sa kape? Opo. Kapit gatas. Opo. Wow. Okay. Tapos ito yung bitso-bitso namin, yung glutinous rice. Tapos glutinous rice? Maganda yung term mo. Ano yung glutinous rice? Yung malagkit. Ah, malagkit? Opo. Ah, kasi glut. Okay. Tapos na nilublub siya sa ano, yung caramelized na kalamay. Hindi siya brown sugar, kundi yung kalamay talaga na brown. Yung red, parang... Yung... Mascobado ba yan? Mascobado. Kaya ganyan nice. Yung itsura niya. Nice. Sa anong barangay ito? Barangay Mutag po. Barangay Mutag. Ano pangalan natin? Richie Kahilig po. Take your worker po ako, sir. Oh, nice. No? So, anong feeling na ikaw nag-present ng barangay, Barangay Mutag? Masaya po, sir, kasi nabigyan po ng chance yung karamihan po kasi ng mga cooks namin, mga old na sila. Kasi ngayon, yung mga new generation, hindi na marunong magluto ng mga ganitong... So, binigyan yung buhay. Oo. Mm-hmm. Baga na po, practice pa rin ng mga oldest namin yung kanilang mga talents. Oo. Kaya maraming salamat talaga sa LGU. At sana no ma-transfer din yung technology sa mga kabataan, hindi puro Mobile Legends lang, hindi puro cellphone lang, di ba? No, para ma-maintain natin yung mga delicacies ng Barangay Mutag. Di ba? Sa Barangay Mutag din ba yung ano, no merong Living Museum? Living Museum. Ikaw ba hindi ka galing sa Living Museum? Hindi po, sir, kasi parang Living Museum na rin to kasi nga we're talking about all, di ba? Ganun. Okay. Salamat, ma'am. Richie. Okay, sige po. Dami-dami ko na nakain at saka natikman. Sobrang sarap talaga, no? Pag nandito ka sa Sabor Malay, talagang mafe-feel mo na you are a local, no? Here in Malay. So, dito naman tayo. Ma'am, anong barangay natin? Barangay Kogon po, sir. Barangay Kogon. Ano-ano naman yung ating mga delicacies to? Yung aming delicacies is bitso-bitso din, sir. Ah, ba't iba yung kulay niya? Sa kabila kanya, iba din? Asukal ito, sir. Ah, asukal. Iba-iba pa lang. Sticky rice at saka asukal. Ito, sir, biko. Kalamay at saka malagkit na pili na ano bigas. Tapos ito, buko salad. Buko salad, bro. Bibili ako mamaya ng buko salad. Masarap yan, eh, no? So, kayo mismo nagpo-produce dito yes, sa barangay nyo? Kami yung gumagawa nyan. Kasama ko. Nice. So, are you proud ba naging yes. part kayo ng Sabor Malay? Yes, sir. Nagpapasalamat nga kami sa Sabor Malay na binigyan kami ng ganitong ano, na yung produkto namin, maibinta namin. Yes, at may promote nyo talaga, yes, no? Sir. Kasi it's good also na balikan natin kung ano ba yung mga delicacies ng ating mga barangay. Yes, sir. Di ba? Kung anong meron yung Malay. Yun ang, naman ang sino-showcase natin. Ayan. Salamat po. No? Salamat. Ah. Ano yung ating mga ituloy mo naman kami actually, dito. Actually, sir, may pre-taste po kaming bread fruit. Pwede nyo, sir, matikman, sir. Sige nga, tikman natin. Kasi ito, sir, mga kinakain ng ninuno namin dati. Ano to? Sorry? So, bread fruit. Rima. Sa barangay namin. So, how does it taste, sir? Okay lang, sir. Oh, parang bread nga siya. Na may matamis. Alternate siya sa rice. Noong unang panahon kasi pag nagutom ka, eh kakain ka lang yan. Parang poly loaded ka na. So yan sir, meron din kaming bayi-bayi. Wow, bayi-bayi. Yung bayi-bayi in English, girls. So, bago yan ha? So, girls. Ito naman ay parang may corn at may ano ng buko. So, parang nilalo sir, nilupak. Parang yes, mas maganda ata to, ano to? Ito sir, balinghoy, kasaba siya na may but iba yung pagkayo. Ah, okay. Kasi kanina on the way kami sir na napipi na ano nang pagdala. So, bilog siya kanina, ngayon napipi. Pero goods pa rin siya. Sobrang sarap ito sir. Bali yung gumawa nito, partner ko, sir. Tapos, ito naman. Bukayo lang? Yes. Bukayo lang siya. Na parang bandi sa amin. So, ako may gawa niyan, sir. Oh, talagang tikman yes, natin mamaya yan kung yes, ano na siya. Na, meron tayong coconut oil. Which is, niluto siya sa, nyog. Purong nyog siya. So, masarap siya sa pag-mamassage.
Mm-hmm. Pwede mo rin siyang inumin kahit 1 tablespoon, pwede siyang inumin. Oh, kasi parang gamot din 'to, no? Yes, sir. Mm-hmm. Gamot 'yan sa ano, pampaganda din. Ang mura lang, 250 pesos, oh. No? Meron din tayong ano, alamang. Paborito ko 'yan, yes, kaso sir. Kalaban ng gout ko. Yes, sir, sweet and spicy. Mm. Marami pa po kaming mga produkto na gawa ng sa barangay namin, sir. Ayun. So, Barangay Katiklan, no? Ang Barangay Katiklan, guys, kung saan kayo sasakay ng pump boat, no? Papunta dito sa isla ng Boracay, di ba? Hindi kayo makakapunta ng Boracay kung wala. Oh, hindi kayo dumaan sa Katiklan, yes, unless galing kayo doon ng ano, ng Romblon. Yes, sir. Kasi yung Romblon dumadaan din doon, di ba? Oh, kasi bawal dito. Okay. Kumusta naman yung ano natin, yung masasabi natin dito sa Sabor Malay? Thankful, sir. Napakasaya kasi nagkakaroon kami bilang mga local ano na opportunity na mapasali sa event na ito, at super thankful sa LGU Malay. Ayun. So salamat, Kagawad Shelo, no? Alright, dito naman tayo. Proceed muna ako sa Kagawad, ha? So, siyempre, maliban po sa ating mga pagkain na pwedeng i-take out, meron din si Sir from Yapak, no? Siyempre, ang Yapak po, part po yan dito sa isla, no? Sa Boracay. Ano-ano meron tayo? Talagang gawa dito yan, no? Good afternoon sa lahat. Ito gawa sa Puka Beach from Yapak. Mm-hmm. Bokashil. At saka ito yung pinaka-famous nila, yung Pukashil, yung gawa rin sa Yapak. Ito yung produkto nila dati, hanggang ngayon. At saka yung iba't ibang tinitinda nila. At saka snake bone. Oh. At saka yung shell na may mga design. Mm-hmm. Yan ang sir, at saka yung mga ano nila. Actually, kapag pumunta ka sa Barangay Yapak, no, marami po doong ano, marami po doong mga souvenirs, no, na at saka murang-mura lang kapag pumunta doon sa souvenir. Ano pangalan natin? Jennifer Silda po. Jennifer, okay. Jennifer, salamat, no, at least nag-represent dito yung Barangay Yapak. And then dito naman tayo, salamat, no. Thank you po. Dito naman tayo, anong meron tayo? Nang pinindang po, gawa sa kamuting kahoy. Tining, ano? Pinindang. Pinindang. Hmm. Parang masarap ko. Pwede yung tignan. Pwede yung kumuha. Oo. Pinindang. Oo. Gawa saan? Kamuting kahoy. Balinghoy kung sa Tagalog. Hmm. So, ito, anong barangay ka? Manok-manok. So, special, ito yung specialty ng barangay Manok-manok? Yes. Si Ian ang pagkain namin dito nung una. Ganyang mga produkto. Hmm. So, paano nagsimula itong pinindang? Nung mga sa unang panahon, yung mga matatanda, niluluto lang nila sa kawali yan, nila inukuskus tapos nilalagay lang sa kawali. Walang mantika, walang kung ano. Oh, walang mantika to? Wala. Eh, parang may mantika. Butter. Nagyan ko lang, parang ano, nung unang ginagamit nila, mantikilya kung tawagin. Mantikilya. Nilalagay nila sa ulo, diba? Ay, yun. Pero ngayon, medyo social na. Butter na. Ah, tama. Magkano yung isang ganito? 50. Hmm. Kasi sila pwede mag-order? Sa amin. Saan? Banda yan? Sa Manok-manok. Basta mag-ano lang. May number ka ba? Sabihin mo number mo para kung mag-order. Sa masarap. Manok-manok. Basta sa Barangay Manok-manok. 0921-823-7374. Ayun, anong pangalan natin? Sylvia Pagsugiron po. Okay, Sylvia Pagsugiron, no? Masarap po yung pagkain nila, ito pa, no? Talagang dito, sa kahaba-haba, sa kadami-dami kong natikman, busog na busog po tayo, no? So guys, sa lahat po ng mga subscribers ni Padres Cable and Aklan Cable, of course, sa ating foodhands.tv, no? Makikita nyo po ito, and we will be promoting, no? Ito yung Malay Sabor. Kasi ito lang po, no? Looking back dun sa opportunity para sa ating mga local. Sa akin, ito ang pinaka-perfect na program na talagang sinuportahan natin yung ating mga local. Kasi nagpagbibigay ito trabaho, pagbibigay income sa ating mga local. No? Sana sa ating mga owners, no, ng mga restaurants, hotels here in Boracay, suportahan natin yung local ng Malay. Alright, so again, this is Coach RM, your foodhands.tv host. Ayan, bye-bye!